Magandang umaga mga bata. Narito tayo ngayon para aralin ang gustong gamit ng pangalan. Una, talakayin natin ang layunin. Una, nagagamit ng gusto ang pangalan sa pagbibigay ng pangalan ng tao, lugar, hayop, bagay at pangyayari. Natutukoy ang kailanan ng pangalan. Okay, ngayon tukuyin naman natin ang pangalan sa talata gamit ng iba't ibang larawan. Meron tayo dito isang maikling talata. Babasahin ko. Si Mang Ambo ay isang tama, isang magsasaka. Malawak ang kanyang lupaing minana sa kanyang mga magulang. Katulong niya ang kanyang pamilya sa pagtatanim ng mga kamote, talong, at mais. Tuwing tama, fiesta, hindi na sila bumibili ng pansahog na karneng baboy at manok. Nagustuhan niyo ba ang kwento? Ngayon talakayin naman natin magbalik-aral tayo mga bata. Meron akong ilang mga larawan dito. Kailangan nyo alamin ang kanilang mga pangalan at kung anong uri sila. Una. Okay, tama. Ito ay lapis. Kilala nyo ba ito? Magaling. Siya ay si Marian Rivera. Ngayon ang lapis, anong uri ito? Tama, bagay. Tama, si Marian Rivera isang tao. Meron pa. Ano ito? Magaling, baboy. Siya ay hayop. Ito naman. Tama, bukid. Ito ay isang uri ng lugar. Ito naman ay piyesta. Isang pangyayari. Ngayon sa araw, tatalakayin natin ang pangalan at ang kailanan nito. Muli, ang pangalan ay tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. Ito ay may dami o bilang. Kailanan ang tawag sa dami o bilang ng pangalan. May tatlong uri ng kailanan ng pangalan. Ito ay isahan, dalawahan, at maramihan. Isahan, pangalang likas na nag-iisa lamang ang bilang. Halimbawa, si Ashlyn ay matalinong bata. Ang may salungguhit na salita ay Ashlyn. Ito ay iisa lamang. Dalawahan, pangalang may dalawang bilang. Halimbawa, magkaibigang matalik sina Raven at Justin. Ang salitang may salungguhit ay Raven at Justin. Maramihan, pangalang mahigit dalawa ang pinag-uusapan. Kumagamit ng pantukoy na mag at inuulit na unang pantig ng salita. Halimbawa, ang mga mag-aaral na tinuturuan niya ay masisipag. Ang salitang may salungguhit ay mag-aaral. Ito ay halimbawa ng maramihan. Nakita nyo ba? Ang salitang ito ay mayroong salitang mag at inuulit ang unang pantig ng salita. Tumutang isa sa gawain bilang 1 ng pahina 24. Suriin ang mga larawan. Sagutin ang mga tanong sa ibaba. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Ano ang nakikita mo sa mga larawan? Ang una, ang pangalawa, ang pangatlo, ang pang-apat, at ang panlimang larawan. Maaari na mo nga na ngayon isulat ang iyong sagot sa iyong kwaderno.
Ilagay sa bawat bilang ng larawan kung ito ay tao, bagay, hayop, lugar, o pangyayari. Gawain sa pagkatutubilang 3 ng pahina 25. Basahin mabuti ang sumusunod ng mga pangungusap. Tukuyin ang tawag sa pangalang may salungguhit at ang kailanan nito. Gawin ito sa iyong kwaderno. Meron tayong kolum para sa pangungusap. Halimbawa, nasa kwarto si Alkin. Ang pangalan niya ito ay lugar. Ang kwartong may salungguhit ay isang halimbawa ng lugar. Ang kailanan nito ay isahan lamang. Gawin ang bilang 2 hanggang 5. Bakit mahalagang alam mo ang ngalan ng isang tao, bagay, lugar o pangyayari at bilang nito? Tama. Halimbawa na lamang, nawalan ka ng isang bagay sa loob ng iyong bag. Kung alam mo ang ngalan at bilang nito, maaari mong sabihin sa iyong guro na ikaw ay nawawalan ng lapis at ito'y 2 piraso. Takdang aralin, maglista ng pangalan ng tao, bagay, hayop, lugar sa loob ng tahanan at ibigay ang bilang nito. Isulat ito sa iyong kwaderno. Salamat sa pakikinig. Keep safe!